Ang matutunghayan ay isang lagom sa Tagalog ng sanaysay na La Indolencia de los Filipinos na nalathala sa La Solidaridad mula noong 15 ng Hulyo hanggang 15 ng Setyembre taong 1809 na po. Ang sanaysay na ito ay isinulat ni Rizal sa ikalawang pagtungo niya sa Europa. Isinulat niya ito bilang tugon sa paulit-ulit na upasala sa mga Pilipino na sila'y mga tamad. Ang upasalang ito hindi tinitula ni Jose Rizal sa kanyang sanaysay. Manapay inamin nga niya ang pag-angkin ng katamaran ng kanyang mga kababayan. At sa pag-amin niyang iyan ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabi ngang tamad. Narito ang kanyang mga matuwid. Ang pangunahing sanhi ay ang mainit na singaw ng panahon. Kahit na ang mga banyagang nandarayuan sa Pilipinas, buwat sa mga bayang malamig ang klima ay naghihing tamad pagdating dito at ayaw humawak ng mabibigat na gawain. Sa bayang mainit ang panahon, kahit hindi kumilos ang isang tao, siya'y pinagpapawisan at hindi mapalagay. Wika pa ni Rizal, ang mga Europyong naninirahan sa Pilipinas ay nangangailangan pa ng mga tagapaypay at tagahugot ng sapatos at hindi nagsisipaglakad kundi laging lulan ng kanilang karwahe, gayong masasarap ang kanilang kinakain at ginhawa ang kanilang kabuhayan. Sila'y malaya. Ang bunga ng kanilang mga pagsisikap ay para sa kanilang sarili, may pag-asa sa kinabukasan at iginagalang ng madla. Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain, walang inaasahan sa araw ng upas, ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba na pupunta at kinukuha sila sa paggawang sapilitan. Sinasabing ang mga Europyo ay nahihirapan sa mga bayang mainit ang singaw ng panahon, palibhasa'y hindi sila hirati sa gayong klima, kaya't karapatan lamang nadulutan sila ng balanang makapagpapaginhawa sa kanilang kalagayan. Datapwat ang wika nga ni Rizal, ang isang tao'y maaaring mabuhay kahit saan kung sisikapin lamang ng ibagay ang kanyang sarili sa hinihingi ng pangangailangan. Ang sikap at pagpupusa ay nawala sa mga Pilipino dahil din sa kagagawa ng mga Kastila. Ang mga Pilipino, nang bago dumating ang mga Kastila ay ginhawa sa kanilang kabuhayan. Nagkikipagkalakalan sila sa China at iba pang mga bansa. At hinaharap nila ang pagsasaka, pagmamanukan, paghabi ng damit at iba pa. Kaya't mapagkikilalang nang wala pa rito ang mga Kastila, ang mga Pilipino bagaman ang mga pangangailangan nila ay hindi naman marami, ay hindi mga mapagpabayang gaya ngayon. Ang lahat ng industriya at pati ng pagsasaka ay napabayaan sapagkat ang mga Pilipino ay hindi makapagtanggol laban sa pananalakay ng mga mandarabong buhat sa Mindanao at Sulu. Paano ay ayaw pahintulutang makapag-ingat ng mga baril at iba pang sandata ang mga Pilipinong naiwan sa bayan habang ang iba'y wala at kasama sa mga pandarayuhang walang kabuluhan. Nang panahon ng Kastila ay maraming digma at kaguluhan sa loob ng bayan at maraming ipinapapatay. Isinalaysay ni Rizal ang nangyari sa isang pulong malapit sa Cebu na halos nawala ng tao sapagkat madaling nangabihag ng mga piratang buwan sa Sulu, palibhasa'y walang sukat may panunggol sa sarili. Ang pagsasaka'y napabayaan dahil pa rin sa sapilitang paggawa na ipinapatupad ng pamahalaan. Dahil sa maraming pandarayuhang ginagawa ng mga Kastila, kailangan walang tigil na paggawa ng mga barko. Kaya't maraming Pilipino ang pinapuputol nila ng mga kahoy sa gubat upang magamit. Wala tuloy katiyakan ang kabuhayan ng mga tao na naging mga mapagpabaya. Tungkol dito'y sinipi ni Rizal si Morga na nagsabi sa kanyang susisos na halos nakalimutan na ng mga katutubo ang pagsasaka, pagmamanukan, ang paghabi na dati nilang ginawa noong sila'y mga pagano pa. Hanggang sa mga ilang taon pa pagkatapos ng pagsakop. Iyan ang naging bunga ng 32 taon ng sapilitang paggawa na pinataw sa mga Pilipino. Ang pamahalay walang dulot na pampasigla upang ang mga tao ay mahikayat na gumawa.
pinatamlay ng mga Kastila ang pakikipagkalakalan ng mga bansang malaya gaya ng Siam, Cambodia at Hapon. Kaya tumina ang pagluluwas ng mga produktong Pilipino at industriya ay hindi umunlad. Ang Pilipino'y hindi maaaring gumawa ng kanilang bukid kung walang pahintulot ng pamahalaan. Bukod sa mga iyan, ang Pilipino'y hindi tumatanggap ng karampatang halaga sa kanilang mga produkto. Sinabi ni Rizal na alinsunod sa istorya, matapos alipin ng mga enkomendero ang mga Pilipino, sila'y pinagawa para sa sarili nilang kapakinabangan. At ang iba na may pinipilit sa kanila ipagbili ang inani o produkto sa maliit na halaga at kung minsay wala pang bayad o kaya'y dinadaya sa pamamagitan ng mga maling timbangan at takalan. Alinsunod pa rin kay Rizal, ang lahat ng mga negosyo ay sinasarili ng gobernador. At sa halip na pukawin ang mga Pilipino sa kanilang pagpapabaya, ang iniisip lamang niya'y ang kanyang kapakanan. Kaya't sinusugpo ang anumang kaagaw niya sa mga pakinabang sa pangangalakal. Mga kung ano-anong kuskus balungos sa pagkikitungo sa pamahalaan, mga kakuwanan ng politika, mga kailangang panunuyo at pakikisama, mga pagririgalo at ang ganap na pagkawalang bahala sa kanilang kalagayan. Ang mga iyan ay naging pamatay sigla sa paggawang pakinabang. Nariyan pa ang halimbawang pinamalas ng mga Kastila. Pag-iwas sa pagpaparumi ng kamay sa paggawa, pagkuha ng maraming utusan sa bahay na para bang alangan sa kanilang kalagayan ang pagpatulo ng pawis. At ang pagkilos na animoy kung sinong maginoo at Panginoon na pinaging palasak tuloy sa kasabihang para kang Kastila. Ang lahat ng iyan ay nagpunla sa kalooban ng mga Pilipino sa binhi ng katamaran at pagtanggi o pagkatakot sa mabigat na gawain. At ang wika pa ng mga Pilipino noon, bakit gagawa pa? Ang sabi ng Kora ay hindi raw makapasok sa kaharian ng langit ang taong mayaman. Ang sugal ay binibigyan ng luwag. At ito'y isa pa rin nagpapalala ng katamaran. Ang Pilipino'y hindi binibigyan ng anumang tulong na salapi o pautang upang maging puhunan. Kung may salapi man ay isang Pilipinong magsasaka, ang natitira matapos bawasin ang buwis at iba pang impuesto ay pinambabayad naman niya sa kalmen, kandila, nobena at iba pa. Kung ang mga pananim ay pinipinsala ng balang unang bagyo, ang pamahalaan ay hindi nagbibigay na anumang tulong sa mga magsasaka, kaya ang mga ito ay inaalihan ng katamaran. Walang pampasigla ang binibigay para sa pagpapakadalubhasa. May isang Pilipinong nag-aral ng kimika sa Europa, ngunit hindi man lamang siya pinagkukulan ng pansin. Ang katamaran ay pinalulubha pang lalo ng di mabuting sistema ng edukasyon. Ganito ang wika ni Rizal. Iminulat palibhasa sa halimbawa ng mapagbulay-bulay at tamad na pamumuhay ng mga monghe, ang mga katutubo na may walang ginawa, kundi iukol ang kanilang buhay sa pagkakaloob ng kanilang salapi sa simbahan dahil sa inaasahang mga himala at iba pang katakatakang bagay. Ang kanilang kalooban ay nagayuma. Buhat pagkabata ay wala silang natutuhan, kundi ang pagkilos na parang mga makina na hindi nalalaman ang buong kabagayan. Katakataka bang ang ganitong maling pagmumulat sa isip at kalooban ng isang bata ay magbunga ng kahambal-hambal ng mga pagkakasalungatan? Iyang walang puknat na pagtutunggalin ng isip at tungkulin ay humantong sa pananamlay ng kanyang mga pagsisika.
at sa tulong ng init ng panahon, ang kanyang walang katapusang pag-aatubili, ang kanyang mga pag-aalinlangan ay siyang naging ugat ng kanyang katamaran. Ang sistema ng edukasyon na isang kawil ng pagmamalupit ay nagpatamlay sa halip na magpasigla sa Pilipino. Siya ay nagkaroon ng mababang pagkakilala sa sarili at pagwawalang bahala sa paggawa. Ang isa pang nagpapalala sa katamaran ng mga Pilipino ay ang kawalan nila ng damdamin bilang isang bansa. Palibhasa ay pinagkaitan sila ng karapatang makapagtatag ng mga samahan na magbibigay sa kanila ng pagkakataong magkaunawaan at magkaisang damdamin. Palibhasa nga ay walang bansang kinaaaniban, ang mga Pilipino ay hindi nagkaroon ng pagkabahala sa anumang kahirapang dinaranas ng mga tao. Patay ang apoy ng kanilang pagsisika at walang sukat makaganyak sa kanila na mag-ukol ng panahon at sigla alang-alang sa kaularan at kasaganaan ng kanilang bayan. Ang sabi ni Rizal, ang edukasyon ay siyang lupa at ang kalayaan ay siyang araw ng sangkatauhan. Kung walang edukasyon at walang kalayaan, walang pagbabagong maisa sa gawa, walang hakbang na makapagdudulot ng bungang ninanais. Ang mambabasa ng sanaysay na ito ay binibigyan ng mga dahilan at sanhi kung bakit masasabi na ang mga Pilipino ay tamad. Hindi karapat-dapat na tawaging tamad ng mga Kastila ang mga Pilipino sapagkat sila ang bumuo sa katamaran ng sambayanan o isa sa mga dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino. Ang sanaysay na ito ay isang nakakakuhang atensyon sa mga tao dahil sa paksa pa lamang ay nakakapukaw pansin at damdamin hindi lamang sa mga Pilipino kundi ay pati na rin sa mga taong naninirahan sa ibang bansa kung saan ay binibigyan ng tugon sa pamamagitan ng pagtalakay kung bakit masasabi na ang mga Pilipino ay mga tamad. Ang kaisipan ng sanaysay na ito ay nagbibigay linaw sa mambabasa sa kung ano ang punot dulo ng katamaran ng mga Pilipino na kung saan ay isang malaking tulong sa mga Pilipino ang paglathala nito upang malaman ng taga-ibang bansa na hindi lang tayo nagtatamad-tamaran lang kundi ay mayroong balidong rason kagaya na lang ng pagkakaroon ng mainit na klima sa ating bansa na siyang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ng gana sa paggawa ng mga gawain o pagkilos ang mga Pilipino. Ang pagpapahayag ng may akda sa sanaysay na ito ay organisado at komprehensibo kung saan ay mauunawaan talaga natin ang nilalaman at kabuuan ng sanaysay na ito na masasabi natin sa ating sarili na may katotohanan talaga ang pagiging tamad nating mga Pilipino, ngunit may mga rason sa likod ng pagbabansag sa mga Pilipino na tamad. At para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano ang mga mabisang nakapaloob sa sanaysay ayon sa damdamin, pangkaisipan at pangkaasalan? Sa pamamagitan ng pagsulat ng Ang Katamaran ng mga Pilipino ni Rizal ay napaloob rito ang damdaming pagkalungkot at pagkabahala dahil ang mga Pilipino ay naapektuhan at may pagbabakong na idulot ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Ibinahagi rito ang unti-unting pagsantabi at paglimot ng mga Pilipino sa kanilang katutubong tradisyon. At ang kaisipan ng sanaysay ay pagtanggol ni Dr. Jose Rizal ang sinabing katamaran ng mga Pilipino. At ipinahayag rito na ang Pilipino ay hindi likas na mapagbaya at tamad. Ang pagiging tamad ng Pilipino ay kagagawan rin ng mga praile at pinuno sa pamahalaan. Ipinapakita rito kung gaano at bakit tamad ang mga Pilipino. Ang kontribusyon nito sa mga magbabasa ngayon ay huwag na gayahin ang nabasa tungkol sa pagiging tamad at magtrabaho na lamang ng maayos at maging masaya na
maging masipag at magsikap sa buhay. Ang pangunahing pamumuhay ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay pagsasaka, paghahabi ng damit, pagmamalukan at iba pa na napabayaan dahil sa sapilitang paggawa na ipinatupad ng pamahalaan pagdating ng mga Kastila. Ang mga pangyayaring naganap sa sanaysay na nasa pananaw realismo, batay sa pananaw at kultura ay una, ang natural na kapaligiran kung saan mainit ang klima, pangalawa, pangkaisipang kadahilanan, kulang na pagbibigay sigla sa paggawa, at ayon sa Braille, higit na pinagpala ang mga mahihirap na naging sanhi na iasa ang kalagayan sa lumikha. Pangatlo, pangkabuhayang kapaligiran bunga ng digmaan, pag-aalsa at pagdarambong. Ito ang mga pangyayari na nasa pananaw realismo na naging sanhi sa pagbansag ng mga Kastila sa mga Pilipino bilang tamad.